Hello, hello, hello. Magandang araw sa inyong lahat and welcome back to our channel. So today pag-uusapan natin yung hourglass. Kung para saan ba siya ginagamit, anong level ba natin siya ma-unlock and kung ano ba yung dapat natin expect sa kanya pag ginamit natin siya. Pero bago yun, kung bago ka pa lang sa ating channel, please don't forget to hit the subscribe button and the notification bell para updated kayo lagi sa mga susunod pa nating video. So basically yung hourglass is ginagamit siya sa Land of Demons and ito yung itsura niya. Click natin yung Garnet Shop and punta tayo ng General. Tapos scroll up tayo and hinapin natin yung hourglass. So ito yung itsura niya and nagkakahalaga siya ng 1,980 garnets. Pwede mo siyang ma-purchase ng isang beses sa isang araw. And ma-unlock mo siya kapag na-reach mo na yung level 250. And sabi dito, after using this, gain times to revenue effect in Land of Demons for 30 minutes. And during the Land of Demons, times to revenue time, contribution points, spending speed increases by 2. So mamaya bago natin ito gamitin, maghahanap muna tayo sa Land of Demons ng spot na may mataas na XP na makukuha ko. And doon natin uubusin yung ating contribution points ngayong araw. So meron akong 1 hour sa Land of Demons since hindi natin ginamit yung contribution points natin nung Friday and niretrieve na lang natin siya nung Saturday kasi nga merong weekend XP buff na event. So hindi tayo nagla-Land of Demons kapag Friday. So today, titingnan natin yung pinagkaiba kapag gumamit tayo ng hourglass sa Land of Demons and kapag wala tayong ginamit na hourglass sa Land of Demons. So but first, maghanap muna tayo ng spot sa Land of Demons. Close natin to and punta tayo ng Land of Demons. Since nag-level up tayo nung mga nakaraan, is maghahanap muna tayo dito sa Aida. Titingnan natin kung mas malaki bang XP yung makukuha natin dito kapag wala pa tayong ginamit na hourglass. So, check ko yung 270 na may 4 star difficulty since hindi ko pa na-try dito simula nung na-open ko yung map ng Aida. So, dito check natin kung ilang XP ba yung makukuha natin pag di pa tayo gumamit ng hourglass. So, ito yung Aida 274 star difficulty. And yung XP na makukuha ko dito is pumapatak ng parang 66 to 76 billion XP per minute. So, itry nyo din to every time na magle-level up kayo. Check nyo din muna yung mga spot kung saan kayo makakakuha ng malaking XP bago kayo mag-stay dun sa spot na yun para hindi sayang yung contribution points. So ngayon, lilipat tayo ng Icarus and i-check natin kung ilang XP ba yung nakukuha natin ngayon sa level ko 266. I-compare natin dito sa Aida. So check ulit natin yung map and punta tayo ng Icarus. So dito, yung spot dito na 240 with 5 star difficulty is mataas yung nakukuha ko. So dun ulit natin itatry kung saan ba yung mas mataas, kung sa Aida or dito sa Icarus. So, hanapin natin yung 240 and click natin and compare natin kung saan tayo makakuha ng mas mataas na XP. So, pinapakita ko sa inyo yung video na to para ano, magkaroon kayo ng idea or para mas ganahan kayo mag-explore. Hindi ibig sabihin na mas nasa mataas kayong map is mas malaking XP yung makukuha nyo. Minsan, sa previous map is mas malaking XP pa rin yung makukuha nyo per minute. Pero kung previous map kayo mag-grind, mas okay kung sa 5 star difficulty kayo pupunta na map. Kasi kung mas mababa yung difficulty niya is, mas mababa pa rin yung XP. So dito is, mas mataas pa rin yung nakuha kong XP dito compared dun sa Aida. Since hindi pa ako pwede sa mga 5 star difficulty dun, and pag mababa yung difficulty, sabi ko nga sa inyo is, mas mababa yung XP. So dito na lang ulit ako sa previous map. And dito na rin natin uubusin yung ating CP and yung ating hourglass, dito na rin natin siya i-consume. So, kung nakikita nyo, yung time left is 53 minutes and yung XP na nagigain natin per minute, umapatak siya ng 85 to 87 billion XP per minute. So, mas mataas pa rin siya compared sa Aida. So, yan yung time natin habang wala pa tayong hourglass. And ipapakita ko na sa inyo ngayon kung ano yung mangyayari kapag gumamit tayo ng hourglass dito sa Land of Demons. Since sabi nga doon is makakagain daw tayo ng times 2 revenue sa loob ng 30 minutes.
So ngayon, i-check natin kapag bumili ba tayo ng Hourglass is makakagain ba tayo ng times 2 XP revenue. So ayan, start, click na natin. Punta tayo ng Garnet Shop, click natin yung General and hanapin natin yung Hourglass and click natin yung Purchase. So bago tayo mag-start, yung minutes na natitira sa atin ay 50 minutes pa para sa ating contribution points and yung ating XP per minute is, ayan, sabihin natin 76 to 84 billion XP per minute. So ngayon gamitin na natin yung Hourglass and click natin yung inventory and hanapin natin yung Hourglass and click use. So makikita natin yung time natin ay naging 25 minutes na lang siya. So na parang nahati yung 50 minutes natin, naging 25 minutes na lang. And yung XP naman natin is naging double siya, 167 to 174 XP per minute. So yun yung effects ng ating Hourglass. So hindi ka talaga makakagain ng double XP na makukuha mo for 30 minutes. Malalesen lang yung time mo, which is yung sinasabi nilang masispeed up yung paggamit ng contribution points mo, and yung XP mo is madodouble. Since nabawasan nga yung time, yung XP na makukuha mo dun sa time na nawala ay nadagdag dun sa XP na nakukuha mo per minute. So parang napabilis lang yung time and kaya nadouble yung XP na makukuha mo per minute. So yung Hourglass is hindi siya additional XP but it will just speed up your time. So kung tatanungin mo ko kung makakatulong ba yung Hourglass para mas mapataas or mas mapabilis yung dagdag ng XP mo, is hindi. Kasi hindi naman talaga siya additional XP. Nadouble lang yung XP mo kasi parang na-speed up yung time mo. Kaya yung nakukuha mo XP is double na din. For example, every Saturday meron kang 1 hour contribution points and nakakapuno ka ng dalawang XP bar every Saturday dahil dun sa 1 hour na yon. Kapag gumamit ka ng Hourglass, dalawang XP bar pa rin yung mapupuno mo. So hindi talaga siya additional XP. So halimbawa, nung hindi ka pa gumagamit ng Hourglass is nakaka-receive ka ng 80 billion XP per minute. Kapag gumamit ka ng Hourglass, magigilang siyang 160 billion per minute. So wala kang dagdag na XP. Dumoble lang yung XP mo kasi nga nahati yung oras mo or na-boost yung time. Pero nasa sa inyo pa rin yun kung gusto nyo siyang gamitin kapag mag-grind kayo sa Land of Demons. Okay siya gamitin kung nagmamadali ka. For example, natatagalan kang hintayin yung 1 hour na countdown dun sa Land of Demons mo, pwede mo siyang speed up, gamitin mo yung Hourglass. Pero kung iniisip mo na kapag gumamit ka ng Hourglass ay makaka-receive ka ng additional na XP as in dagdag or madadagdagan, matataas yung XP mo, hindi siya ganun. Madodoble lang siya dahil na-boost yung time or consume ng CP mo sa Land of Demons. So, yun yung ating Hourglass. So, kung gusto niyo yung video na to, please don't forget to give it a thumbs up and comment down below. And please hit subscribe button and the notification bell para updated kayo lagi sa mga susunod pa nating video.